Yo, what's up guys? Kumusta mga tigasin? Sana ay nasa mabuti kayo. At kung ako naman ang inyong tatanungin, ako guys, ako po ay halos tumirik na ang mata sa sobrang init dahil sa patuloy na modified ECQ sa aming barangay. Pero ganun pa man ay ginagawa kong makabuluhan ang bawat araw sa pamamagitan ng paggawa ng content kagaya nito. Kaya muli, samahan niyo ako sa maiksing oras na aking ibinabahagi sa inyo. Ang video po natin for today ay tungkol sa kung paano maiiwasan ang copyright claim. For your information guys, ako man ay nakatanggap ng copyright claim. Kaya gusto kong i-share sa inyo para maiwasan na ninyo. Okay, ano nga ba ang copyright claim? Ang copyright claim ay kilala din sa tawag na content ID. Content ID claim. Ito ay isa lang paalala mula doon sa nagmamay-ari ng bagay o material na ginamit mo sa iyong video. Halimbawa, video clip or music na nilalaman doon sa video mo. Okay, ang tanong, ano nga ba ang mga dapat gawin kapag makatanggap tayo ng copyright claim o may nag-aangkin doon sa material ginamit mo sa video mo? Magbibigay si YouTube ng apat na options na iyong pagpipilian. Unang option, baliwalay mo na lang or wala kang gagawin. Huwag mo na lang pansinin, pero kung sino ang nag-file ng claim sa video mo, ay siya na mismo ang mag-apply para ma-monetize ang video na meron siyang claim. Pero hindi po sa lahat ng video mo, kundi doon lamang sa video mo na meron siyang claim. Pangalawang option, pwede mo naman i-edit or alisin na lang yung part na ginamit mo. Halimbawa, kung video clip ito, pwede mong i-trim. At kung background music naman, pwede mong i-mute. Okay, pangatlong option na tayo guys. Pwede mong alisin or palitan yung party na may claim. Halimbawa, yung background music na may copyright claim ay pwede mo namang palitan ng ibang tugtog sa YouTube library. Ito guys, pakakita ko sa inyo ang YouTube library. Okay, ito po ang YouTube library natin. Dito sa YouTube library, dito ay makakapili ka at pwede mong gamitin ang mga music na nandito na iyong magugustuhan para sa iyong content. Okay, pang-apat na tayo guys. Pang-apat, mag-file ka ng dispute sa YouTube. Kung sa palagay mo naman na nagkamali lang ang nag-claim or si YouTube at meron kang karapatan at katibayan para gamitin ng video clip or background music, maaari ka mag-file ng dispute. Maaari mong sabihin kay YouTube na may karapatan kang gamitin ang nasabing material. Basta sigurado ka lang na may katibayan ka para gamitin ang material. Dahil kung wala at hindi mo mapapatunayan na may karapatan ka dito, dito napapasok at maaari ka ng ma-copyright strike. Well, ang copyright strike guys ay mas mabigat ang consequence na iyong harapin. Dahil ang copyright strike ay maapektuhan ang kabuuan ng iyong YouTube channel. Kaya guys, kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang karapatang gamitin ang material, mas mabuting huwag ka nang mag-file ng dispute. Alright guys, sana po ay naipaliwanag ko na sa inyo ng maayos at ang mga dapat natin gawin kapag tayo ay may copyright claims. Kaya naman mga katigasin, para maiwasan at hindi malagay sa alanganin ang ating YouTube channel, mabuting huwag tayong gagamit ng mga material sa content natin na hindi naman sa atin. Alright guys, hanggang sa muli. Salamat po sa inyong time. Huwag po ninyong kakalimutang mag-subscribe sa channel ko. At hit ang notification bell para ma-notify po kayo every time may bago tayong video. Thank you very much. God bless us all. Peace and out.